Pag-uusapan po natin, ayoko na sanang magpangalan sa mga didishit, kaso lang talagang viral po ngayon ito. Halos kaliwat kanan ang pag-share po dito ng ating mga kapwa sumusuporta, nagmamahal at nagtatanggol sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Wala po tayong ibang tinutukoy ngayon kung hindi ang post po noong Jerry Kakanindin, at ito po ay patungkol dito po kay Alan Troy or Sas Rogando Sasot, ang lalaking wala na pong lawit. Pero hindi naman po yan yung ating pag-uusapan. Hindi po tayo mandi-discriminate po dito. Karapatan niya pong pumili ng kanyang kasarian. Kung gusto niyang maging babae, wala po tayong magagawa doon. Pero hindi naman maikakaila na ang kanyang tunay na pagkatao talaga ay nagmula po sa isang lalaki. Ano, sa ngayon kasi, ito po ay operado na eh. Kung hindi ako nagkakamali, si Junjun naging si Pempem na. Eh, again, wala po tayong pakialam doon. Pero ang punto, ito pong lalaking walang lawit po na ito ay patuloy pong bumabanat sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyernong ito. At ginagamit lahat ng mga sirkumstansya para po siraan ang kasalukuyang gobyerno at ang ating mahal na Pangulo. In particular, yung nagkakahalaga daw pong 9 billion pesos plus flood control project para po sa Bicol Region. Hindi ko alam kung saan po kinuha ng lalaking walang lawit na ito, yung impormasyon na yon. Pero ang maganda dito, talagang binlangka po ito ng isang kakampink. Hindi na po tayong mga PBBM supporter at Marcos loyalist ang sumupalpal sa kanya. Kung tutuusin, hindi na nga dapat tayo magsalita pa rito dahil sapat na ang sinambit nito pong Jerry Kakanindin. But before natin puntahan yung post nitong si Jerry Kakanindin, eh mukhang kilalang content creator din po ito sa kakamping movement, ano? Siya po ay merong 111,000 followers. Significant po yung numbers na yan. At dito nga, ipinapakita niya po yung mga ginagawang pagtulong ng mga kakamping. O yan, Angat Buhay in particular. O. Ang problema kasi dito kay Alan Troy, imbis na mahaging bahagi po ng solusyon, ay bahagi po ng problema pa eh. No? Kaya tama lamang at salamat sa iyo, Jerry Kakanindin. First time kong ma-encounter ang pangalan pong ito. At salamat. Kahit paano, kinakalimutan natin ang politika sa oras na ito. But may mga tao talaga na hindi makalimot eh. Kahit sa panahon ng trahedya, eh babanat at mamumulitika. Salamat sa pagtatanggol mo sa mga Bicolano. Dahil ang post kasi nitong si Alan Troy ay ito. Nabasa ko po ito una sa pag-share nitong si Sir Yayam Dizon eh. Ha? Sabi niya rito, rabid green blogger crush into bits and pieces by a pink blogger. I don't need to comment further, Nap said. Ano ba yung sinabi nitong si lalaking wala ng lawit? Format for the motherland pa man din yung gamit, ano? Tapos ganito lang yung ginagawa. Parang hindi naman para sa bayan yung kanyang ginagawa eh. Bicol, stay strong. 9.4 billion pesos po ang flood control project sa inyo noong 2023. Yan po yung pang-i-ignite nitong si lalaking wala ng lawit sa damdamin ng mga taga Bicol. Parang pinalalabas niya na may mga pondo pero nasaan yung flood control projects? Bakit kayo binaha? Parang ganun, ano? To sum up, itong intention nitong si For the Motherland, ang lalaking wala ng lawit, eh pinalalabas siyang kinurap na naman ayon sa kanilang naratibo ng kasalukuyang gobyerno ang pondo ng bayan. Kasi ganun yung naratibo nila eh. Kinukurap daw po ng kasalukuyang gobyerno ang pondo ng taong bayan. Pinagbibintangan nila si Pangulong Bongbong Marcos na magnanakaw. Eh ang tanong, sa dinami-dami ng mga sinasat-sat-sat-sat nyo na yan, may isa wala ngang intriga pagdating sa korupsyon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero sa nakaraang administrasyon,
kung saan ipinagtatanggol nyo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ngayon Vice Presidente, samot-saring korupsyon, ha? Kontrobersiya ang kinakaharap nila. Kailangan pa ba nating isa-isahin yan ngayon? Hindi na muna kasi sana mas pagtuunan natin ng pansin yung problema sa kanyo, eh. Yung panahon, yung bagyo na si Christine. Pero hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala na lamang. Ito pong si Jerica Canindin, nag-post po ito kahapon. Ano? O, tingnan niya natin yung original post kung mahatak pa natin dito. O, ito. 23 hours ago. Yan. Una kong nabasa kay Yayam Dizon. Tapos nakita kong senior ni Melchor Vergara. Tama ba yung pagkakaalala ko? Tapos nakita ko rin na senior ni Sir Benji at saka ni Professor Antonio Contreras. Pero ito yung original post. Talagang swak na swak kay lalaking wala ng lawit. Ito pong mga sinabi dito nitong si Jerry Kakanindin. Bakit? Unahin natin, ha? Yung ikalawang sentence. We all know you are a vile person. Naniniwala ba kayo na masama itong tao na ito? Na si Sas Rogando Sasot? Ako, malakas ang paniniwala ko eh, na masamang tao ito. Kasi kung babalikan po natin ang nakaraan, manggagamit itong si Sas Rogando Sasot eh. No, ito naman ay kung masasaktan siya, di karapatan niya namang idemanda tayo for cyber libel. Pero uulitin ko, manggagamit itong si Sas Rogando Sasot. Bakit? Nag-fundraising po ito eh. Nang nagkakahalagang mahigit sa 700,000 piso ang inabot para daw po yun sa kanyang kinakaharap na kaso. Nagtataka lamang ako, hindi na natin nababasa yung post ni Politic PH eh, no? Pero doon po iyon sa page ni Politic PH, nalantad yung mga katarantaduhan di umano nitong si Sas Rogando Sasot. Biruin mo, kung susumahin po kasi ninyo yung gastos sa pagsasampa ng kaso, hindi naman aabot ng ganun kalaki. Maliban kung kumuha talaga siya ng pribadong abogado at yung abogadong kanyang kinuha ay napakalamahal ng acceptance fee at ng retaining fee. Pero sa pagkakaalam natin, walang ganong sirkomstansya kay Sas Rogando Sasot. Anyway, beside the point pa rin yun. Kaya ituloy po natin yung sinasabi dito itong si Jerica Canindin. Ulitin natin. Hello Sas Sasot. We all know you are a vile person. But these things can wait. Yun ang mahirap sa'yo eh. Lalaking walang lawit eh. Hindi ka makapag-antay. Panahon ng pananalasa ni Bagyong Christine hanggang ngayon, nararamdaman natin. Pero ikaw, puro pamumuliti ka pa rin ang ginagawa mo. If you are not doing anything to help, the least you can do is to hold off until Bicolanos can defend themselves against your trolling. They are too busy and devastated right now to even respond to you. So in their behalf, and in a purely objective and scientific viewpoint, maybe you need additional information. Ito ah, kasi totoo naman talaga ito eh. Yung Bagyong Christine, grabe po ang dilang ulan po nito. Parang malaundoy po ito. Sabi nga po sa balita na napanood po natin gabi at nireaksyonan din po natin kanina, katumbas po ng 3 buwang ulan ang dinala po nitong bagyong si Christine. Okay? Kaya kahit anong meron na mga flood control programs or projects dyan, hindi talaga kakayanin. Ha? No man-made infrastructure can be built that can catch or block the amount of rain that Christine dump over Bicol in a day. Please consider these facts before letting your evil persona take over in your search for relevance with you, which you have lost many moons ago. Kaya nga sana
Hindi na natin babanggitin yung pangalan, kaso lang talagang viral ngayon ito mga tol eh. Kaya i-mention na natin yung kanyang pangalan. Kasi hindi lang naman si Paring Liam Dison ang nag-share nito, shinare din ito ni Antonio Contreras. O, puntahan natin yung post ni Antonio Contreras. Diba? O yan o. Shinare niya yung post ni Jerica Canindin. And I believe, hindi ako nagkakamali, shinare din ito ni Sir Benji Contreras eh. Ay, hindi. O baka doon sa isa. Tingnan natin kung doon niya na-share sa isang kanyang Facebook account. O nagkamali ako, hindi niya na-share. Si Professor Antonio Contreras pala ang nag-share noong post na yun ni Jerica Canindin. Ano? And tingnan na natin si Sir Melchor Vergana kung na-share niya rin yung post ni Canindin. Nagpaligo ako ng aso mga tol, kaya yung balahibo. Dami. Pumapasok patuloy sa... Ito, shinare ni Sir Melchor Vergara. Oh. Who would have guessed that the yellow pinks would indeed be a lot more decent than the Diddy shits like this creature pretending to be what he is not? Huh? Oh. Si Libawik Teyatan ba? Senior ba ito? Nanya natin. Ay, hindi nakashare. Pero... Ang punto mga tol, viral ito sa pink movement. Ano? Ang post na ito ni Jerica Canindin ay talagang kalat. At talagang soplak na soplak dito si lalaking wala ng lawit. Ngayon, bakit po natin kinontent ito? Siyempre, para ituwid yung maling impormasyon na ipinapakalat nitong si Alan Troy, ang lalaking walang lawit. Uulit-ulit ko lang yon. Gusto ko kasi bigyan ng emphasis eh, na siya'y lalaking walang lawit. Kaya marahil siguro yung pag-uugali nagkakaganito. Pero may mga kakilala naman ako na transgender, transsexual, matino naman. Unfortunately, dito kay Alan Troy, parang apektado yata ng pagkakatanggal ng ulo niya sa baba, yung ulo niya sa taas. Kaya nagiging ganito na yung utak. Ang lagi nilang naratibo ay ang 5,500 flood control program ng Marcos administration na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA last July. Pero hindi nila nakikita ang more than 11,000 flood control project ng Duterte administration na supposedly kung yon ay talagang maayos, nakakatulong sana sa kasalukuyan. Di ba? Common sense naman yon. Bakit mo sisisihin ang 5,500 flood control projects ng gobyernong ito tapos i-exempt mo sa paninisi yung mas maraming flood control projects na nagawa sa Duterte administration? Yun ang hindi ko talaga lubos na maunawaan sa mga Diddy shits na ito eh. Ano? Tapos, lagi nilang sinasabi na walang ginagawa ang kasalukuyang gobyerno. Eh, kitang-kita naman natin kung paano po nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang mga sangay ng gobyerno sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa panahon nga lang po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon ng ganitong proactive approach, no? Na anticipated kaagad yung mga lugar kung saan maaaring tamaan ng mga kalamidad at prepositioned na kaagad yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Like for example, yung mga basic needs, talagang nakaprepositioned na yan sa mga areas na pinangangalagaan ng ating Department of Social Welfare and Development. Pero sa kabila niyan, ang mga nangyayari sa ngayon ay talagang nakakagulat. Yun kasi ang katotohanan dito. Hindi, even ang mga expert, hindi nila ine-expect na sa pagdating ng mga bagyong ito,
ang mga idudulot na ulan ay labis-labis kumpara doon sa mga napag-aralan nila. In particular, dito po sa balita na ipinaliwanag nito pong si Edling Gaw, ito ang katotohanan kung bakit ganyan karami ang naging pagbuhos ng ulan na naipon sa ilog diyan po sa Bicol region na nagdulot ng overflowing at syempre nagresulta sa napakataas na pagbaha sa kalupaan. Panoorin po natin muli ang balita na ito. Bakit ang tingin ng tama ng Bagyong Christine dito po sa Bicol region? Alam naman natin na malakas talaga ang bagsak ng ulan sa rehiyon. Pero maliban dyan, merong ibang mga dahilan na nagpapalala ng baha doon. Unang-una, tingnan po natin itong flood map na nilabas ng DOST para sa tinatawag na Bicol River Basin. Alam po itong Bicol River Basin. Ang gitna po ng Kabikulan kasi o yung natawag nating Bicol River Basin ay napapaligiran po ng bundok dito po sa Hilaga. Ito po. At matataas sa lugar naman dito po sa Katimugan. Ngayon dito po sa Hilaga, nariyan po yung Mount Isarog. Ito po, nasa halos ibabaw ng Naga City. Ang Mount Asog, Mount Malinaw, Mount Masarga, at ang Mayon Volcano dito po sa bandang dulo. Sa Timog naman, dito po, kumukulubot ang mapa dahil po sa higher elevation din. Sa Makatwid, ang matinding ulan po na bumabagsak sa Bicol, saan po napupunta? Siyempre, dito po, sa gitna ng river basin kung nasaan yung mga major rivers. Kaya yan pong Bicol River Basin, ito pong kulay dilaw na nakikita nyo sa mapa, yan po ay considered mga flood-prone areas. Ito naman pong mamula-mula, nakikita nyo rito sa bandang gilid, yan po yung considered na landslide-prone areas. Ngayon, zoom in naman po tayo dun po sa mapa ng Naga City. Okay. Natin naman ang matinding baha dahil po sa Bagyong Christine. Talaga bang bahain ang Naga City? May kasaysayan ang pagbaha ang Naga City. Ayon po sa pag-aaral na ginawa ng University of Twente sa Netherlands. Una, nasa bungad kasi ang Naga City ng dalawa. Oy, lalaking wala ng lawit ha. O yung pag-aaral, ginawa pa pala sa Netherlands. E, diba doon ka nag-aral? Pinagmamalaki mo, doon ka nakapagtapos. O, dapat alam mo nga ito eh. Ang malalaking ilog, ang Naga River, nandito po, galing po yan sa Mount Isarog, sa Hilaga at pababa sa Naga City, hanggang dito naman po sa Bicol River na dito po dumadaan. Papunta po doon sa San Miguel Bay sa bandang Hilaga ng Bicol. Ito po yung San Miguel Bay. So yan po, dalawa po yung nagtatagpo dyan. Drawingan po natin para mas madali makita. Okay, ito po yung Naga, dito po ang Naga River galing sa Mount Isarog at dito po naman ang Bicol River papunta po dyan sa baybayin. Pero ayon po sa pag-aaral ng universidad, problema rin ang sedimentation sa mga ilog na ito. Sa Naga City Comprehensive Land Use Plan naman, tinatayang 55 hanggang 61% ng siyudad ng Naga ay susceptible sa flooding. Pasensya na po sa handwriting ko. Hindi lang po yan, inaasahan din na lalala pa ang mga baha sa dati na 15 taon. Katunayan, ayon daw sa pag-aaral ng Manila Observatory, pagdating po ng taong 2025, next year po, ang bagsak ng tubig sa tuwing tag-ulan, dadami po ng 10 to 11% sa mga urban areas ng Bicol. At dahil daw yan sa climate change. Narinig mo, lalaking walang lawit, dahil yan sa climate change. At talagang hindi natin ine-expect ang mga nangyayari sa ngayon. Even ang mga expert, hindi nila ma-anticipate ang mga bagay-bagay na ito. Kaya kung ang gagawin mo lamang, tumira nang wala ka namang pinaghuhugutang basihan, ikip mo na lamang yung bibig mo na sarado. Diba? Tama yung sinasabi sa iyo dito nitong si Jerry Kakanindin. Masyadong busy at devastated ang mga Bicolano ngayon. Kaya hindi ka dapat pansinin kung tutuusin . Pero dapat lamang siguro malaman mo yung mga pinanood natin o pinanood namin. Unawain mo ang sitwasyon. Hindi yung salita ka ng salita, nagmamagaling ka na naman, akala mo napakatalino mo. Diba? O eto, medyo personal. Nagpapakilala kang matalinong tao. Sinasabi mong magaling ka.
Parang ikaw lang yung tama sa lahat ng mga political analyst. I do not know kung political analyst ka ba talaga. Pero hindi naman maikakaila na sa unang semester mo pa lamang bilang scholar sa Beijing, bagsak ka na kagad. Ganun ba ang uri ng matalinong tao? Nang teting na yan. Ano ba kurso mo? Sasrogando sasot. Baka kung merong board yung iyong kurso, baka hindi mo pa maipasa to eh. Kasi sa sobrang kayabangan mo, feeling mo napakatalino mo, akala mo alam mo na ang lahat, pero nagkakamali ka. Ngayon, balik tayo dito sa totoong problema. Ang totoong problema, epekto ng climate change. At kung sisisihin mo ang kasalukuyang gobyerno sa 5,500 flood control projects na maaaring bahagi niyan yung sinasabi mong 9.4 billion pesos, mag-isip-isip ka ng tama. Dahil kahit may mga flood control dyan, hindi kaya sa kasalukuyan. At kung sinisisi mo pa rin ang kasalukuyang gobyerno, dapat sisihin mo rin yung more than 11,000 flood controls sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ah, sasrogando sasot. No? Parang ang tagal-tagal na kitang hindi napansin eh, kung tutuusin eh. Although mas malaki naman ang iyong reach sa social media, kilala ka, ako hindi ako kilala. Pero kung tutuusin, hindi ka na dapat napapansin eh. Kasi irrelevant ka na nga ngayon. Sabi nga dito nitong si Jerica kanindi, no? Yung relevance mo, nawala na sa'yo moons ago. Teting na yan. Sa totoo naman talaga eh, simula nung ikaw ay nagpumilit na ipihit ang iyong suporta para lamang sa mga Duterte, oh, I'm sorry, hindi pala dapat ipihit. Nung ikaw ay nanindigan na para sa mga Duterte at tuluyan nang bumalikwas sa dati mong pagsuporta sa ating kasalukuyang gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, naging irrelevant ka na. Yun ang katotohanan, sasrogando sasot. Kayo-kayo na lamang ang nagbobulahan ng mga DD sheets. Ha? O sabihin nating maraming nanonood sa iyo kumpara sa nanonood sa akin ngayon na 752 lang, still irrelevant ka pa rin. Ha? Hindi naman kita tinatapik ngayon dahil ikaw si Sasrogando Sasot, ang lalaking wala ng lawit eh. Kaya kita tinatapik ngayon dahil dito kay Jerica Canindin. Kasi binanggit ka niya. At sinir ka ng ilang mga loyalista na talagang nagmamahal at nagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung hindi ka sinir, kung hindi ka minensyon itong si Jerica Canindin, wala na kaming pakialam sa iyo eh. Kasi ikaw yung tao na unti-unti nang malulusaw sa kalupaan, sabi ni Apollo Quiboloy, ano? Ha? Sampahan niyo ako ng kaso sa korte dito sa lupa. Unti-unti ka na lang nalulusaw sa srogando sasot. Napakalayo nga sa iyo, may segue ko lang ha, ng kaibigan mo dati na si Thinking Pinoy. Eh. Diba? Si Thinking Pinoy, papahimpapawid ang tinatahak na direksyon ngayon. Pero ikaw, pabulusok pababa. Meron bang pabulusok pataas? Bumubulusok ka na sa srogando sasot. At naniniwala ako, kasabay ng pagkawala ng mga Duterte sa politika, mawawala ka na rin. Kasi ako, malakas ang paniniwala ko, mga tol, na ang mga Duterte, unti-unti na maglalaho ang pangalan nito sa politika eh. Sa darating na 2025, huhusgahan ng tao eh. May makakalusot pa rin dyan ang mga Duterte supporter na mga politiko, pero hindi na ganun karami. At kung makalusot man sila, sigurado tayo na haharap yan sa malaking problema. Patulad ni Senator Bongo. Si Senator Bongo, malamang sa malamang, mananalo yun eh. Pero, haharap yun sa malaking problema. Eh pagdating sa Davao, ako, malakas ang paniniwala ko na matatalo na ang mga Duterte sa Davao eh. Bilang alkalde at saka bilang kongresista sa 1st District ng City of Davao. Maglalaban kasi dyan itong si Rodrigo Duterte at saka si sino ba yung kapatid ni Migs Nograles?
si Carlo Nograles, ang dating chairperson ng Civil Service Commission o sa, para sa pagka-alkalde. At sa 1st District Representative naman, ang maglalaban ay ito pong si Pulong Duterte at saka si Migs Nograles. Nakahapon, parehas pong nag-undergo ng hair follicle drug test. Maganda pong ehemplo yon para sa kanila. Pero sa mga nagpupumilit na idamay si Pangulong Bongbong Marcos at magpa-hair follicle drug test daw si PBBM, nak ng teteng kayo. Yun yung masasabi ko sa inyo. Sa tingin nyo ba, pag nag-undergo si Pangulong Bongbong Marcos ng drug test, paniniwalaan ninyo? Ha? At pag pinagbigyan kayo, sasabihin nyo lang kay Pangulong Bongbong Marcos, utu-utu siya kasi sumunod sa inyo. Saan lalagay si Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, sa paninindigan niya na huwag na lang kayong pansinin. Ha? Uulitin ko sa ika-anim na pagkakataon. Sinasabi nga ng pamosong si Napoleon Bonaparte, di ba? Na huwag mong aantalain ang iyong mga kalaban kung sila'y patuloy na nagkakamali. At ganun ang ginagawa ninyong mga Duterte supporter at ng mga Duterte. In particular, puntahan natin si Sara Duterte. Ha? Nababaliw na yata yung tao na yun eh. Kaya kung ano-ano na lamang na mga salita ang lumalabas sa mga bibig, ay sa bibig, isa lang pala bibig niya. Ay, dalawa pala, no? Ay, hindi, isa lang. Sorry, isa lang bibig ni Sara Duterte. Ha? Kung ano-ano ang lumalabas, pilit na ginagaya ang kanyang ama, nagpapatawa, hindi naman nakakatawa. Nagpapakita ng tapang sa publiko, hindi naman nakakatakot. Alam nyo, itong mga tao na ito, itong mga Duterte supporter, kasama ang mga Duterte, sila ang tunay na problema ng bansa. O tahasan natin sasabihin yan, mga tol. Ha? Sila talaga ang tunay na problema ng bansa. Kung wala yung mga yan, tingin ko maalwa ang buhay eh, ng mga kababayan nating Pilipino. Eh. Kasi bakit? Whether we like it or not, bilang PBBM supporter at kayo mga Marcos loyalist, hindi naman maikakaila ang datos na bago umupo itong si Rodrigo Duterte, maganda ang tinatahak na ekonomiya ng bansa. Kahit gawin nating, kahit sabihin nating ayaw natin sa mga Aquino, kay Noynoy Aquino, ang sinasabi ng dato sa panahon ng pamunungkulan ni Aquino, maayos ang ekonomiya ng bansa kahit paano. Nung umupo si Rodrigo Duterte, ano ang nangyari? Nak ng teting na yan, ibinaon pa sa pagkakautang ang mga Pilipino from 6 trillion pesos na pagkakautang ng bansa. Umabot ito sa mahigit sa 12 o kulang-kulang 13 trilyong piso. Tapos nasaan napunta? Nasaan napunta ang mga proyekto? May mga nakikita tayo pero hindi sapat para sabihin na ito yung pinaglaanan ng 13 trillion na pagkakautang ng mga Pilipino. And worse, sa panahon ni Rodrigo Duterte, talagang napaka-grabe ng favoritism. Biruin mo, ang kanyang anak, puntahan nga natin ulit, balikan natin ito. Kasi pilit nilang dinadamay si Pangulong Bongbong Marcos eh. O yung kanyang anak, sa panahon ng kanyang panunungkulan, akalain mo, nakakuha ng bilyong-bilyong halaga ng pondo para sa kanyang distrito. Ito, balikan nga natin itong vlog ni Kristan. 51 billion pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte, na si Paolo Duterte, nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na... Di ba? Napakalaking halaga. 51 billion pesos. Tapos pagka bumaba sa Davao, kayong mga DDSheets, ang sisisihin nyo pa rin si Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi nyo nakikita na merong 51 billion pesos mula noong 2020 hanggang 2022 para sa unang distrito ng Davao sa ilalim ng pamumuno nitong si Pulong Duterte. Oh, hindi nyo nakikita 'yon. Sisi kayo ng sisi sa kasalukuyang gobyerno dapat. Kung maninisi kayo,
wala kayong i-exempt. No? Kasi wala namang problema kung gugustuhin yung sisihin si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ang problema sa inyo, naninisi kayo, pero hindi nyo magawang sisihin yung pinakaugat ng problema. Lahat nga ng mga problema ng Pilipinas sa kasalukuyan, kung tutuusin, produkto eh. Yung problemang dinala nitong si Rodrigo Duterte, napansin nyo yun? Problema sa AJK, problema sa POGO, problema sa ekonomiya, problema sa kawalan ng hanap buhay. Halos lahat yan, produkto ng maling pamamalakad nitong si Rodrigo Duterte. 6 na taon na nanungkulan, tapos hindi man lang na-improve ang buhay ng mga Pilipino. Tapos ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Kulang-kulang 3 taon pa lamang sa panunungkulan? Maging critical kayo, okay lang yan, walang problema. Ako, hindi ko binabanatan dito yung mga pink at yellow na critical sa kasalukuyang gobyerno eh. Kasi karapatan naman nila yun. Di ba? Pero kung babanatan nyo si Pangulong Bongbong Marcos, tapos ikukumpara nyo si Rodrigo Duterte na mas magaling yun, na walang pagkakamali kuno, eh mali yun. Diba? I-criticize nyo si Pangulong Bongbong Marcos, okay lang yun. Ang paghugutan nyo lang datos. I-criticize nyo si Pangulong Bongbong Marcos sa 5,500 flood control projects, pero wag nyong kalilimutan na merong 11,000 mahigit na flood control projects ang Duterte administration. Magkakasundo tayo pagka ganon. Sige, maglabanan na lang tayo ng datos. Pero hindi eh. Tapos para pa kayong mga baliw sa pagsasalita ninyo. Imbes na mag-stick lamang kayo sa facts, kung ano-anong mga salita ang sinasabi ninyo, wala kayo talagang pinakaiba sa puon ninyo eh. Ano? Hindi kayo makamove on kay Pangulong Bongbong Marcos, yun ang katotohanan eh. Hindi nyo matanggap na sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga kritiko nalilimit ang kanilang kritisismo. Kasi bakit? Performance is the best politics, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At ganun yung ginagawa ni PBBM. Kaya kung lehitimo kang critics, makikita mo na hindi perfecto ang gobyernong ito, pero i-appreciate mo din kahit paano yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Pero kayo, wala talaga eh. Basta mag-criticize lang kayo. Mag-ad hominem kayo. At magpakalat kayo ng mga maling impormasyon at kasinungalingan sa harapan ng publiko. Ganyan ang gawain ninyo. Kayong mga didishits. At lalong-lalo na ikaw, lalaking walang lawit. Ano? Kaya sana bumalik yung lawit mo eh. Kasi baka pagka bumalik yung lawit mo, eh maging dalawa ulit ang ulo mo at maisip mo yung kagaguhan mo, Alan Troy, Sas Rogando Sasot. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.